Okay, so hello Persians. Before ako mag-start, pa-check naman kung naririnig nyo ako and nakikita nyo ba yung presentation ko. Na? So pa-chat kung malinaw yung audio ko and nakikita nyo yung presentation. Okay. Sige, salamat sa mga nag-chat. So kapag medyo nawala yung audio, so chat lang kayo dun sa chat box natin, no, para malaman ko. Okay, so paano nga babatuhin to? And so first question, a 555 operating as a, gawin nating pointer. As a monostable multivibrator has an R1 of 1M. So, itong mga ganito, may mga chance nangyari yung ganito sa exam. Minsan na nakalagay lang 1K, minsan 1M. Tapos, kung nabanggit naman na R, R1, RA, RB, automatic, may ohms pa yun. Na, so, kaya kung maka-encounter kayo ng ganito na mangyayari sa exam, so sana gets nyo na na ito, mega ohms yung ibig sabihin. Okay, so determine C1 for a pulse width of 2 seconds. Now, so is it letter A, 1.8 microfarad, letter B, 18 farad, letter C, 18 picofarad, letter D, 18 nanofarad. Yung question na to about multivibrators. Then yung multivibrator, under siya nung topic natin na oscillator. Na, so para kung medyo hindi na familiar dun sa question na to, alam nyo kung anong subject yung kailangan yung balikan. No? So kung sinusunod nyo yung mga notes natin dito sa PERC, yung multivibrators natin nasa oscillators to. And etong mga multivibrators na to, pansin namin, isa to sa medyo favorite itanong ng examiner natin. No? So madalas, may mga tanong sa exam tungkol sa multivibrators. No? Kaya sana na-review nyo mabuti yung mga multivibrators na to, or kung tingin nyo hindi pa ganun kaganda yung review nyo, so balikan nyo yung mga notes nyo about oscillators, hanapin nyo yung multivibrators, then review nyo mabuti yung mga multivibrators na to, kasi malaki nga yung chance na may matatanong sa exam nyo tungkol sa mga to. No, so and parehas nyo reviewin yung concept tsaka yung mga equations, kasi yung mga tanungan dito sa board exam may mga problem solving, may mga tungkol lang dun sa concept. No, so konti lang naman yung concept na kailangan naintindihan nyo dito eh. So kadalasan yung tanong kapag mga objective type question tungkol dun sa differences nung iba't ibang types ng multivibrator. No, so meron kasi tayong astable, monostable, bistable. No, so yung pagkakaiba ng mga 'yon. Tapos yung circuit diagram nila, no, lalo na kapag in-implement natin using 555 timer. Okay? So then pangatlo, syempre yung mga equations na importante na related dun sa mga multivibrator circuit na 'yon. Okay? So and isa na nga doon yung gagamitin natin dito. So, dito sa question na to, so explain ko na yung solution. So, meron tayong monostable. So, halika kasi na hanapin mo dun sa tanong kung anong type ng multivibrator yon. Kasi, magkaiba yung solution kung astable yung nasa tanong, iba din yung solution kung monostable. Okay? So, dito monostable yung meron tayo. Tapos, ang pinapasolve sa atin yung capacitor na kailangan daw, yung ipapartner mo kay R1 para makapag-generate yung monostable ng pulse, na ang pulse width, 2 seconds. Okay? So yung R and C kasi, yun yung ginagamit natin para maset yung pulse width nung output pulse ng isang monostable multivibrator. And yung equation, so sa mga nakalimutan na to, so paki-memorize yung equation na to. Ito lang naman yung formula meron, formula na i-memorize natin sa monostable eh. So ito lang naman yung pwede pa solve sa kanya. So yung
kapag trinigger mo yung isang monostable, yung pulse na medyo generate niya, ilan yung pulsed width. No? So, kadalasan parang ganun yung setup ng tanong. No? So, yung pulsed width equal daw sa 1.1 R times C. Okay? So, pwedeng yung tanong pulsed width, may mga pagkakataon naman given yung pulsed width and yung capacitance ang isosolve yung R. Pwede naman dito sa katulad ng tanong na to, ang given sa atin pulsed width and yung R ang i-compute natin yung C. No, so iba-ibang variation ng tanong, pero yung mga variations na yon, sigurado naman na kayang-kaya niyo masagutan basta memorize niyo yung equation na to. And hindi naman siya mahirap kasi ganito lang kasimple, na may constant lang na 1.1. No, so paki-memorize to, lalo na dun sa mga first time na encounter yung formula na to. So kung sakali man meron sa inyo na hindi pa rin familiar dito, or yung iba baka na-encounter na nila before pero medyo nakalimutan na nila. No, so favorite nga na examiner natin yung mga multivibrator, so pwede magamit nito sa board exam. So, kung i-compute natin yung tanong, so substitute lang natin yung mga nasa given. Yung pulsed width, yun yung TH, so 2 seconds. Then yung R, 1 mega ohm. So, i-compute natin yung C. So, di ito yung magiging equation natin. Then, alam ko naman na alam nyo na yung gagawin. Kasunod neto, so solve for C. So, maka-compute na yung 1.8 times 10 raised to negative 6. Or 1.8 microfarad, syempre. So, letter A. Okay? So, pero syempre, hindi lang sana yung monostable yung alam nyo pa. So, sa multivibrator, meron pa tayong astable. Doon sa astable, mas maraming pwede ipacompute doon. Na, so, kaya kung sa tingin nyo, medyo parang hindi na familiar yung mga equations ng astable, so balikan nyo kaagad. Kasi baka matanong sa exam, so sayang naman. Next, question sa mga meters naman to. Now, so hindi rin nawawala sa board exam natin yung mga ammeter, voltmeter, ohmmeter. Now, so ganun din kung magte-take kayo ng ECT exam. Sa ECT na board exam, madalas din natatanong yung mga ganitong type ng question na yung tungkol sa ammeter, voltmeter, ohmmeter. And madalas dito, may mga concept din naman pero pansin ko mas madalas computation. No? So yung mga ganitong type ng tanong. No? So basahin lang muna natin. A moving coil meter has 10 ohm resistance and requires 40 milliamperes for full scale deflection. The shunt resistance required to convert it into 0 to 2 ampere ammeter is equal to blank. Now, so letter A, 0.1021 ohm. Letter B, 0.2041 ohm. Letter C, 0.256 ohm. Or is it letter D, 0.4210 ohm. Okay? So, paano ulit sagutan yung mga ganitong tanong? Dito meron tayong ammeter. Now, so, di ba kapag ammeter, so mag-start ka kung nanood kayo ng mga video RBVs natin, 'di ba yung tinuro ko doon kapag ammeter, so start ka doon sa circuit ng ammeter. So simple lang naman yung circuit ng ammeter, dalawang resistor na nakaparallel. Okay, so yung isang resistor doon, yung meter movement, eto, so pwedeng may bilog pa, tapos may arrow, pwede namang wala basta alam mo na etong isang resistor yun sa meter movement. Tapos, yung isang resistor na nakaparallel sa kanya, di ba yun yung meter shunt ang tawag natin. Napakitandaan din pala yung term na meter shunt kasi pwede rin yung itanong sa exam. Meter shunt is yung resistor na pinaparallel natin sa meter movement dun sa circuit ng ammeter. Tapos, ang purpose nun, to extend the range ng ammeter para mas makameasure siya ng mas mataas na current. Okay, and kadalasan sa mga computation, katulad dito, yung value ng meter shunt na yun yung pinapasolve. No, katulad dito, yun yung isosolve natin. Okay, so then sa mga given, so identify mo lang ng tama yung mga nasa given. Kunyari, itong 10 ohm, so ito yung resistance ng meter movement.
na. So, kadalasan ito yung given dun sa dalawang R. Itong dalawang R pala na to, kahit naman magkapalit yung pagkakapwesto mo, okay lang yun. So, pares pa din ang makocompute kasi nakaparallel naman. No, so, yung kadalasan makikita mong given na R dun sa question, yun yung para sa meter movement. So, ito nga yung meter movement natin, kaya ito yung 10 ohms natin. Tapos, dun sa given, kadalasan may mapapansin ka dun na dalawang current. No, so, pwedeng yung isa range or yung maximum value lang ng range. No, so, ganun. Yung dito, yung unang current, ito, yung 40 milliamperes, nakalagay naman dito, yun yung full scale deflection current daw. Tapos, yung pangalawang current natin, dito naka-range, pero sa ibang mga questions nga, hindi range yung binibigay, ang binibigay lang yung maximum value. No, so, basta yung pangalawang current na yun, yung hindi full scale current, yun yung range natin. Okay, so basta sa mga tanong, kapag ammeter, kadalasan may makikita ka doon dalawang current. Yung isang current doon, yung full-scale current, tapos yung pangalawang current, yun yung sa range. No? So pwedeng yung range mismo yung binigay, like eto 0 to 2, pwede naman yung maximum lang doon sa range. No? Kailangan kasi natin yung dalawang value na yun. So saan mo siya ilalagay doon sa circuit? Yung current na magpo-flow dito sa meter movement, ang ilalagay mo dito, importante na huwag mo mapagpalit to, ang ilalagay mo dito sa current kay meter movement, yung full-scale current, no? Kaya yung 40 milliamperes yung nakalagay dito. Tapos, yung total current, yung nandito sa part na to, yun yung maximum ng range. No? So, yung maximum sa range yung kukunin mo. No? So, since yung range natin 0 to 2, so ang nilagay ko dito 2 amperes. Okay? So, yun lang naman yung importante dyan eh. So, madrawing mo ng tama yung circuit, tapos malagay mo ng tama dun sa circuit na yon yung mga nasa given. Now, kasi pagdating mo dito sa part na to, yung mga susunod dito, marami ng pwedeng solution eh. So, hindi lang isang solution yung pwede. So, pwedeng iba-iba kayo ng ginawa, pero parehas lang yung na-compute. Now, kasi depende na yon kung paano ka mag-solve ng circuit. Na so kung anong technique yung naisip mo gamitin, pwede ka mag-Ohm's law, KCL, or yung ibang network theorems na pwede. Okay? So basta ma-drawing mo, sigurado ako maiisipan mo na kung paano to i-solve. Dito sa circuit na to, since ang i-compute natin is yatong resistance sa kabila, yung isang pwedeng solution, so isa lang to sa pwedeng solution, yung isang pwedeng solution, gagamitan natin ng current divider theorem. No, kasi, di ba, alam natin na yung current dito 2 amperes. Pagdating dito sa node na to, mahati kasi yon, may pupunta dito sa meter shunt, may pupunta dun sa kabilang branch, yun napunta dito sa kabilang branch, 40 milliamperes. No, kaya kung gagamitan ko ng current divider theorem, so ganito yung magiging equation. Yung 40 milliamperes na napunta dito sa branch na to, equal sa, di ba, pag nag-current divider tayo, since etong 40 milliamperes, yung current sa branch na to, ang ilalagay natin sa numerator, yung resistance ng kabila. So, yung nasa kabilang branch, RSH, no, kaya siya nasa numerator. Tapos, yung denominator, yung sum. So, RSH plus 10. Multiplied by yung pinaghatian nila. So, ang pinaghatian nila 2 amperes, kaya times 2. Then, sa equation na to, so isa lang naman yung unknown. So, pwede na tayong mag-shift solve dito. So, ipapasolve natin kay calculator yung RSH. No? So, then, ang ibigay sa atin ni calculator, ito, 0.2041 ohm. No? Kaya letter B yung answer dito. Okay? So, etong ganitong bicurrent divider, isa lang nga sa pwedeng solution. Kasi pwede, kung sakali, hindi ka nag-current divider theorem, pwede yung iba ganito yung ginagawa. No? I-compute mo na yung current dito sa ISH. No? So, madali lang naman i-compute yun kasi 2 amperes minus 40 milliamperes lang yon. Then, kapag nakuha mo na yung current dito sa ISH, since nakaparallel itong dalawa, equate mo yung voltage nila. Tapos, yung voltage na yon i-represent mo using Ohm's law, gawin mong IR. So, diyan magiging equation mo, ISH multiplied by RSH
is equal to Im multiplied by Rm. Then dun sa equation na yon, since isa lang yung anon, RSH lang, so shift solve na lang ulit. So masisolve mo yung RSH. Okay? So pwedeng ganun. So pwedeng ganito, current divider. Na, so kung sa tingin mo medyo parang hindi na familiar yung mga ganitong computation, siguro balikan mo yung notes mo ng instrumentation na doon natin diniscuss yung mga meters na to eh. Or kung sa mga RBVs natin, meters and measurement yata na video lectures yun. Meters and measurement yung title. Na para ma-review mo na din yung voltmeter, paano naman yung computation kapag voltmeter tapos yung mga computation kapag ohmmeter. Okay? Pero sa board exam, kung i-compare ko yung tatlong yon, si ammeter, voltmeter, ohmmeter, pansin ko mas madalas about ammeter yung tanong. Na parang mas malaki yung chance na kung may matatanong about dun sa mga meters, yung mga computation na ganito tungkol kay ammeter. Na, pero syempre, para sigurado, so dadamay man na nga din yung voltmeter tapos ohmmeter. So nandun naman sa notes natin yon, or dun sa RBVs ng meters and measurement. Or kung gusto nyo ng mga practice questions, dun sa PQM natin about meters and measurement na marami tayong example dun. Okay? So sa board exam, madalas din natatanong yung mga meters, kaya sana hindi nyo to makalimutan ma-review ng before kayo mag-board exam. Na, lalo kung magte-take din kayo ng ECT na board exam, madalas din natatanong ito doon. Okay? So next question. What is the current through the capacitor in the given circuit? Now, so is it letter A, 3.5 milliamperes, letter B, 5.5 milliamperes, letter C, 9 milliamperes, letter D, 11.4 milliamperes. Now, so nung chinek ko yung exam nyo, so may mga ilan na namali pa din kasi dito eh, na kaya discuss pa din natin. Now, syempre sa board exam, hindi rin nawawala yung mga circuit analysis. Now, so DC circuits and yung mga AC circuits na ganito. Na so kaya sana na practice nyo din mabuti before kayo magbo-board exam yung pagsosolve ng electrical circuits. Na so DC circuits, yung mga resistors lang yung meron, tapos DC in supply, then ganun din syempre yung mga may inductor, capacitor, tapos AC yung source. Okay? So dito, so paano natin to isosolve? Since ang tinatanong lang dito, yung current dito kay capacitor, tapos, di ba, nakaparallel naman yung tatlo. So, di ganito yung magiging solution dyan. Yung current sa branch na to, so V over yung reactance dito sa branch na to. Since capacitor lang naman yung meron, edi reactance lang yung meron siya. Tapos, yung voltage naman, since nakaparallel nga sila, so yun na yung 12 volts. Na, kaya, yun na sa numerator, 12 volts na yun. Yung capacitive reactance, no, so sigurado naman ako na memorize na pa yung equation paano siya masosolve. Diba yung capacitive reactance 1 over 2 pi, dinerecho ko na lang kasi dito yung value eh, pero tingin ko naman memorize na pa yung 1 over 2 pi FC. No, so yun kasi yung inapply natin dito. 1 over 2 pi, then frequency 47 kHz, then yung C 0.001 microfarad. No, so then input mo sa calculator. So, press equal sign. So, lalabas na doon yung 3.5 milliamperes. Okay? So, ayan. So, ganyan lang naman kadali yung solution dyan. Na, so, sa board exam, di rin nawawala yung mga DC circuits and AC circuits. Yung mga circuit analysis type na tanong. So, kaya sana nakapag-practice din kayo ng mga ganun type ng question na before kayo mag-board exam. Next. Okay, so medyo related pa din sa AC circuits. Hindi rin nawawala sa board exam yung mga question about resonance. Ng mga tanungan sa resonance, bandwidth, Q factor, resonant frequency, yung mga ganong questions. No, so sana familiar na familiar pa kayo dun sa mga terms na yon, lalo yung mga equations
na ginagamit para makompute yung mga parameters na yon. Na so frequency, resonant frequency, quality factor, tapos bandwidth. Okay? So dito ang tinanong quality factor. Na so quality factor, di ba pag na-series, no? So may dalawang equation tayo dito, di ba? Yung isa para sa parallel, yung isa para sa series. Pero doon sa dalawang type ng circuit na yon, pansin ko mas madalas series, no? Series resonant circuit. No, pero syempre, memorize nyo din sana paano kung parallel, na baka sakali, kahit mas maliit yung chance na parallel yung matanong. Kasi pansin ko nga sa mga examples din sa libro, madalas ang meron series eh. No, kapag series, no, yun naman yung tanong dito. So ito yung formula natin para sa Q factor or quality factor. So 1 over R, para dun sa mga nakalimutan na to, so paki-memorize ulit sana, 1 over R square root of LC. No, para sa series to. Kapag parallel yung circuit or parallel resonant circuit, ang magiging equation naman doon, so banggitin ko lang, so hindi na siya 1 over R, so R na lang. So R square root of, then pagpapalitin mo na yung C tsaka L. So magiging C over L. No, kapag parallel yon. No, so pag parallel, R square root of C over L. No, kapag series, 1 over R square root of LC. No, so since series to, so kaya ito yung gagamitin natin. Yung R, 1 kilo ohms, kaya 1 over 1,000. Then square root of L, L is 5 Henry. Then C, 1 microfarad, kaya ito 1 times 10 raised to negative 6. Input mo lang sa calculator yung equation na yan. Then press equal sign, yun na yung 2.24 na letter C. Okay, so then banggitin ko lang din. So, kung resonant frequency naman, so sabagay, ito naman yung madalas nyo din na encounter. So, 1 over 2 pi square root of LC. Now, then dito, sa resonant frequency, series man or parallel, parehas lang sila ng equation. Now, so, di ba, parehas lang. Ganito yung ginagamit natin kung series man or parallel. Dito lang sila magkaiba sa Q. Okay, then isa pang madalas na tatanong kapag resonant circuit na ganito yung bandwidth. Di ba yung bandwidth, makakompute mo yun kapag alam mo na yung Q tsaka yung resonant frequency. Then yung equation natin doon, para ma-refresh lang yung mga equation, resonant frequency is equal to Q multiplied by bandwidth. No, kaya kapag kailangan mo ng bandwidth, so yung resonant frequency, di-divide mo ng Q. Okay, so ito kasi yung tatlong madalas pinapasolve kapag resonant circuits yung pinag-uusapan eh. So kaya sana paki-memorize ulit yung mga equations na to. Kung sakali man medyo parang hindi na ulit familiar sa mga equations na yan. Okay, kung gusto mo naman ng makapag-review ulit tungkol sa mga topics na to, so nasa AC circuits na discussion natin to. So sa AC circuits natin to dinidiscuss sa yung ganitong topic. Okay? So next tayo. Paano ba ito tanggalin? Ito. Ay, hindi pala nabubaburahin ko lang. Ay, automatic pala. Okay? So next question. Di nabura. Okay, so eto marami din nagkamali dito nang sinilip ko yung item analysis. In the BJT amplifier shown in the figure, the transistor is biased in the forward active region putting a capacitor across RE. So ito yung RE. So pag naglagay daw tayo dito ng capacitor. So, di ba may tawag tayo kay capacitor na to, di ba ito bypass capacitor. So, kapag binypass daw natin yung emitter resistor, so ano daw yung magiging effect? Na, so, letter A, decrease the voltage gain and decrease the input. Input yung ganito. So, minsan na makikita nyo OP.
So ibig sabihin ng output na input impedance. Letter B, increase the voltage gain and decrease the input impedance. Letter C, decrease the voltage gain and increase the input impedance, or letter D, none of the choices. Okay, so paano kasi magandang approach para dun sa mga ganitong question? Na, so yung iba kasi baka hindi alam kung paano parang i-analyze sa mga ganitong type ng tanong eh. Na, sa tingin ko, yung pinakamagandang approach kapag ganitong mga tanong, kunyari, yung kapag may binago ka sa circuit, tapos bigla niyang itatanong ano yung effect sa ganitong parameter, kunyari, mag-increase ba, stays the same, mag-decrease ba, yung pinakamagandang approach kapag ganito, isip ka ng equation na para doon sa parameter na yon. Okay? Tapos, dapat doon sa equation na yon, nandun yung parameter na nabanggit sa tanong. No, kunyari, dito, since ang mga nakalagay sa pagpipilian, voltage gain and input impedance, edi iisip tayo ng equation para sa voltage gain and input impedance na yung mga equations na alam natin para dun sa mga yon. Tapos, yung mga equations na yon, dapat merong RE. Now, para malaman natin, galing dun sa equation na yon, ano yung magiging effect ng RE kung iba-bypass natin siya. Diba ang effect ng bypass capacitor, kapag naglagay tayo ng bypass capacitor, parang masya-short out etong RE. Na parang magiging shorted siya kapag AC analysis. Now, so isip tayo ng equation ng voltage gain and ng input impedance na nandun yung RE. Now, so and ito yung mga equations na pwede natin gamitin. Okay, so na-discuss naman natin to sa BJT circuits na no, nag-AC analysis tayo. Now, so dito kasi natin ma-analyze ano yung magiging effect ng RE or pag na-bypass yung RE doon sa voltage gain and input impedance. Now, so tingin ko kasi yung mga ganitong type ng question, yun yung pinakamagandang approach eh para sagutan. Na para malaman mo kung mag-increase ba, mag-decrease, i-base mo sa equation. No, kasi yun naman talaga yung pinakamagandang gawin talaga eh. So, doon mo kasi makikita sa equation kung mag-increase yun or mag-decrease. Na hindi yung parang hinulaan mo lang. Na yun kasi yung ginagawa ng iba kadalasan kapag ganito yung tanong eh. So, hinulaan na lang kung increase or decrease. Okay? So, doon muna tayo sa voltage gain. So, di ba since meron tayong emitter bias, di ba emitter bias kapag merong RE, tapos, yung emitter bias, pwede merong capacitor dito kay RE, yun yung bypass, pwedeng wala. Di ba? Pag wala yung capacitor na to, yun yung unbypass. Then, yung formula natin to compute for voltage gain, di ba may magkaiba dun sa dalawang case na yon. Kapag bypassed yung RE, ang ginagamit natin sa denominator, yung RE na maliit, yung kinocompute natin, 26 millivolts over IE. Yung dynamic resistance doon sa base emitter. Okay, pero kapag hindi na bypass, kapag hindi na short out etong RE, siya yung ginagamit natin sa denominator. Now, so yun lang naman yung difference sa dalawang yan. So, ibig sabihin kung hindi bypass yung RE, ganito yung magiging formula natin, RC over RE. Kapag na-bypass yung RE, yung emitter resistor value, papalitan natin nung R na maliit na to. E di ba yung R na to, maliit lang yung value niya, mababa lang. Kadalasan, mga ano lang to, mga less than 10 ohms, mga ganun lang yung value. Samantala, yung RE, yung malaking RE na to, mas mataas yung value niyan, mga 500 ohms, minsan 1 kilo ohm pa, ganun. Now, kaya kung i-compare mo yung dalawang equations na to, dito mas mababa yung nasa denominator, dito naman mas mataas yung nasa denominator. Ibig sabihin, dito sa unbypass, mas mababa yung makakompute mo na gain. Kasi mas mataas yung denominator mo eh. Diba? Mas malaki yung pinang-divide mo kay RC, mas mababa yung value nung makakompute mo na voltage gain. Dito naman, mas maliit yung nasa denominator, mas mataas na value ng voltage gain yung makakompute mo. No, so, sana na-gets yung part na yon para mas matanggap nyo kung ano yung magiging answer dito. Diba dito, kapag hindi mo binypass, mas malaki yung denominator, mas mababa yung gain.
Kapag binypass mo yung RE, so mas maliit na yung nasa denominator, mas malaki yung gain na makocompute mo. Therefore, yung effect, kapag binabypass natin yung RE, tumataas yung gain. No, so di, sabagay, dun pa lang, alam mo na yung magiging answer eh. So, it will increase the voltage gain. No, so as a choices, yung letter B lang naman yung may ganun. No, so, and kung gets mo yung sa voltage gain, edi kahit hindi mo na ma-analyze dito sa input impedance. Na pero kung itutuloy natin dito sa kabila, so parang same approach, ito yung equation. Kapag bypass, ang ginagamit natin yung R na maliit. Kapag naman unbypass or pag wala yung capacitor na to, yung totoong emitter resistor talaga. So dito baligtad naman, kapag mas malaki yung value ng beta RE, mas mataas yung equivalent resistance sa mga compute mo doon para sa input impedance. Kapag mas mababa yung beta RE, kasi di ba mas mababa yung R na to, so mas maliit na beta RE yung makakompute mo, kapag pinaralel mo siya doon sa RB, mas mababa din na input impedance yung masosolve mo doon. Therefore, kapag kinumpare natin itong dalawa, yung input impedance kapag bypass, mas mababa compared sa input impedance kapag unbypass. So kaya yung effect daw kapag binabypass natin yung RE, yung input impedance mag-decrease, no? So ito yung answer letter B, na increase the voltage gain and decrease the input impedance. Okay? So favorite din ni Sir Examiner natin sa electronics yung mga ganitong type ng tanong eh. Yung mga may increase decrease doon sa choices. Yung ang format ng tanong, may given circuit, tapos may babaguhin daw sa circuit. No, kunyari binago yung value ng ganito, ano yung magiging effect doon sa ganitong parameter. No, so yung magandang solution or magandang approach sa mga ganong tanong, isip kayo ng equation. No, then doon mo sa equation, i-analyze ano yung magiging effect. Kung nahirapan ka pa din i-analyze galing lang doon sa equation, pwede kang mag-set ng value. No, so mas matagal mo nga lang masasagutan, pero mas sigurado naman yung magiging answer mo. Kasi kapag nag-set ka ng value, kunyari nag-set ka ng RC, tapos yung mga RE, tapos nag-compute ka, so makikita mo talaga sino yung mas mababa, sino yung mas mataas. Kasi may nakakompute kang mga numbers eh. No, so kung nahirapan kang i-analyze gamit lang yung equation, pwede kang mag-set ng value. No, so mas matrabaho nga lang pero mas makakasigurado ka naman. No, wala namang problema sa electronics kahit medyo mabagal kayo mag-solve or magsagot ng tanong. Kasi lagi ko naman itong sinasabi sa electronics, hindi naman pabilisan yung labanan eh. No, so kasi una, so medyo mahaba yung exam para sa electronics. No, mas mahaba pa siya sa math. Diba yung math, 4 hours lang, pero yung electronics, 5 hours yung meron tayo sa exam. No, so from 1 p.m. to 6 p.m. yon. Eh, hindi naman lahat ng tanong sa electronics, problem solving. No, kaya kung tutuusin, sobra-sobra yung 5 hours. No, kaya hindi nyo kailangan madaliin yung electronics. No, okay lang kahit medyo mabagal ka mag-solve. Na hindi kagaya sa math na kailangan medyo pabilisin mo din yung pag-solve kasi baka kulangin ka sa oras, 100 items kasi, tapos 4 hours lang yung meron. No, so kaya sa math, dapat magaling ka mag-solve, tapos mabilis ka mag-solve. No, sa electronics, kahit hindi ka ganun kabilis mag-solve, ang importante, maingat ka mag-solve and maingat ka magsagot ng tanong. Okay? So kaya kahit medyo matrabaho, yung kunyari kapag ganito yung mga tanong, ang ginagawa mo, nagsiset pa ng value, medyo matrabaho yon kasi mas matagal bago mo malaman ano yung mangyayari, mas sigurado naman. No, so pwedeng ganun yung gawin nyo kasi sigurado di naman kayo maubusan ng oras kasi 1 to 6 p.m. yung electronics sa exam. Okay? So, and before kayo mag-submit nung papel nyo, reviewin nyo muna paulit-ulit yung mga answers nyo. Kunyari, parang nasagutan mo naman na yung 1 to 100, tapos isa-submit mo na pero may oras pa.
So medyo matagal pa yung oras bago mag 6 PM. Review nyo muna pa ulit-ulit na para wala kayong pagsisihan. Minsan kasi doon sa pag-review mo, napansin mo na hindi pala dapat letter ganito yung answer doon sa isang tanong. So at least naihabol mo before mo may pasa yung exam. Okay, so tuloy na natin. Next. Okay, sa BJT circuits pa din. Which transistor bias circuit arrangement provides good stability using negative feedback from collector to base? No, so is it letter A, base bias, letter B, collector feedback, letter C, voltage divider, letter D, emitter bias? Okay, so parang ito yung circuit diagram niyan. So pakita ko din yung circuit diagram ng mga nasa choices para ma-refresh natin ano yung itsura ng mga biasing methods na to. Kasi sa exam, maraming beses na din nangyari yung ganitong tanong. Kunyari, may given na circuit diagram, tapos tinatanong anong configuration daw yon. Kunyari, given to, tapos anong configuration daw to? So base bias ba, collector feedback, voltage divider, or emitter bias? No, kaya para ma-refresh yung mga itsura ng circuit diagram, so ipapakita ko dito yung apat na nasa choices. Na etong unang to, ang tawag natin dito, base bias. Isa pang tawag sa base bias, fixed bias. Ay, hindi pala to. Dapat pala, sorry, mali ako nang nailagay, pero malapit lang naman yung itsura. Dapat wala ito. So, imagine nyo na lang wala itong RE. Nakadiretso lang yan. And so, ayun yung base bias kasi or fixed bias. Now, so, yung base bias or fixed bias, RB and RC lang yung meron. Okay? So, wala yung RE. Now, yung base bias, siya yung pinakasimple. Siya din yung may pinakamataas na gain. Madalas din natatanong yun sa base bias na pakitandaan or kung nag-notes kayo dyan, edi pakinote. Base bias yung may pinakamataas na gain. Yun nga lang, siya din yung pinaka-unstable. No? So, ang advantage, high gain, disadvantage, unstable. Na yun yung fixed bias or base bias. Na madalas din yung natatanong dito eh. Then, kapag ganito na yung circuit diagram, excuse, meron ang resistor kay emitter, ang tawag naman natin dito, ito yung letter D, emitter bias. Now, so may resistor na dun sa emitter. Now, so then nilagay natin yung resistor na yon para ma-improve yung stability ng fixed bias. Yun nga lang, masasacrifice yung gain. Now, kaya si emitter bias, mas stable siya compared sa base bias, pero mas mababa yung gain. Now, so yun yung effect ng paglalagay ng RE. Okay, so ito emitter bias. Minsan may nakalagay pang word na stabilize, na emitter stabilized bias. Na so may para siyang fixed bias pero may RE. Okay? Then kasunod, kapag ganito yung circuit diagram na nakita mo sa tanong, ito yung voltage divider bias. Na so madali naman tandaan na voltage divider kasi may dalawang resistor dito sa base na naka-voltage divider configuration, yung R1 and R2. Si voltage divider, siya yung pinaka-stable. No, di ba yun yung isa pang madalas na tatanong dito? The most stable type of biasing method, yun yung voltage divider. No, so, ang disadvantage nga lang sa voltage divider, siya din yung may pinaka-mababang gain. No, so, basta yung gain and stability, inversely related sila. No, so, kapag ang inahabol mo yung stability, magsasacrifice ka ng gain. Na kapag ang gusto mo naman makuha yung gain, masasacrifice yung stability nun. Na kaya nga si fixed bias, siya yung pinaka mataas yung gain, pero siya din yung pinaka stable, unstable. So si voltage divider naman, siya yung pinaka stable, pero siya yung pinaka mababa yung gain. And pinaka maraming components na kailangan. So bali apat na resistor. Okay, so maliban dito kay voltage divider bias, meron pa tayong isang configuration na medyo
okay na din yung stability. So, medyo maganda din yung stability. Pero, syempre, mas lamang pa din yung voltage divider kasi ito yung pinaka-stable eh. No? So, hindi nalalayo yung stability kay voltage divider. Tapos, yung gain. So, hindi naman kasing baba or mas mataas pa din ng konti compared sa voltage divider. Ang tawag natin doon, collector feedback bias naman. So, ito yung collector feedback bias. No? So, collector feedback kasi meron tayong feedback from collector papunta dun sa base. Yun yung R na to. No, yun din yung nandito sa tanong. So, yung sinabi niya, provides good stability using feedback from collector to base. Yun yung collector feedback bias. No, so, kung sa stability, hindi siya ganun ka-stable kay voltage divider, pero pwede na. Tapos, sa gain, mas mataas yung gain niya compared kay voltage divider. Okay, so pakitandaan yung mga nabanggit ko na characteristics ng mga BJT biasing configuration natin kasi may mga natatanong din tungkol dun sa mga characteristics na yon, yung about gain and stability. Tapos pakitandaan yung circuit diagram kasi nga dun sa mga nakaraang exams may mga ganun tanong. So given yung circuit diagram, tapos, identify mo daw ano yung tawag sa configuration na yun. No, kaya dapat, based sa itsura, alam mo yung tawag. No, so, pag ganito yung nasa tanong, fixed bias, yun din yung base bias. Kapag may RE na, yun yung emitter bias or emitter stabilized bias. Kapag may R1, R2, so dalawang resistor na naka-voltage divider sa base, yun yung voltage divider bias. Then, kapag may feedback resistor from collector to base, yun yung collector feedback. Thank you.